Hi guys, so pag-uusapan natin ngayon yung live update ni Sir Anthony Taberna kahapon tungkol ito sa kalalabas lang na survey ng Pulse Asia. So ayan, kitang-kita natin na 60% ang boboto para kay BBM at 15% naman para kay BP Lenny. So ayan, kitang-kita nyo maging sa 7-11 nangunguna pa rin si BBM lamang na lamang, 224,914 as of yesterday versus 157,381 naman ang nakuha ni BP Lenny Robredo. Ayan, so pakinggan natin yung live update ni Sir Anthony Taberna. Si BBM, yan BBM, may 60% BBM. Yan. Ang sumunod po sa kanya, si VP Lenny ay 15%. Siguro, alam nyo na kung gaano diferensya. Ang diferensya po ay 45 percentage points. Okay? Eto na. Eto na po yung ating tatalakayin ngayon. Specific, out of the 60% na nagsabing si BBM ang kanilang most preferred candidate sa pagkapangulo, ilan doon sa 60% ang hindi na magbabago ang kanilang desisyon hanggang sa makarating na ang araw ng halalan? Specific po ang sagot ni Professor Ana Maria Tabunda. Ang sagot po niya, 80% ng 60% percentage points ang hindi na magbabago, will never change their mind. Ayan. 80%. Eh ano po ba ang kahulugan ng 80% na yan ng out of 60% percentage point? Ibig sabihin, ito po ay 48 percentage points ang hindi na magbabago. 48% ng mga sinurvey ang hindi na magbabago sa kanilang pasya na BBM na talaga sila. Medyo masakit sa dibdib to pagka nakikinig dito maka Lenny o kaya maka Isko o kaya maka Pacquiao o maka Ping. Kasi ito galing sa bibig ng top official po ito ng Pulse Asia na hindi maka BBM. Hindi maka BBM. Ulitin natin ha. Si BBM may 60% na rating sa survey. Okay? Ang sabi po ng Pulse Asia, 80% of that 60 will never change their mind. Ang ibig sabihin, 48% ng mga respondents ay hindi na magbabago ang kanilang isipan. That is close to 50%. At tanong natin, kung 80%, ibig sabihin ba yung 20% lilipat 20% ng 60%, which is 12% lilipat ba yung kay BP? Sabi nga ni Professor Ana Maria Tabunde, not necessarily. Hindi lang sila sigurado kung mag-stick sila kay BBM o hindi, yung pong natitirang 20% ng out of 60% na yon. Medyo mabigat pala talaga, no? Kaya tinanong na natin yung killer question. Etong killer question, yun, parang killer question, parang killer smile. Okay. Killer. Is it statistically probable
for the other candidates to catch up. Ang sagot po ni Professor ay hindi statistically improbable. Hindi daw po statistically improbable, pero ang sabi niya, mahirap. Kaya daw po mahirap kasi malaki ang agwat. Yung binabanggit ko na to, ito mismo ang salita ni Professor Ana Maria Tabunda. Sabi po niya, malaki agwat. Imagine, yung second placer, 45% ang lamang ni BBM. Sobrang laki po yun. Sobrang laki. Sabi niya, kung ang agwat ay maliit, kunwari 10% lang, mas madaling makahabol. So medyo malaking effort ang kailangan, sabi niya. Kung anong effort, pero sabi nga niya, hindi naman statistically improbable, pero mahirap. And ang totoo nun, Professor, mabait ka lang. Kung totoo itong survey niyo na to, na itong 48% out of the 60% na meron si BBM ngayon ay hindi na magbabago, paano namang, ewan ko kung magikero ba yung mga humahabol, o ano ba gagawing paghabol? Ano? Yan po yung at ulitin po natin si Professor do po sa mga kabubukas lang ng kanilang Facebook. Si Professor Ana Maria Tabunda, sinabi niya,